Hello everyone, this is Anna Doni. Good morning, or shall I say good afternoon or good evening to those who are in the other side of the world. Welcome to my channel and thank you so much for joining me today. For those who are new to my channel, this channel is all about Korean culture, Korean way of life, places to visit here in the countryside, and I am a married immigrant. So this channel talks about our way of life here in the countryside of Korea. It's the first month of summer here in the countryside of Korea, and as you can see, nandito po ako sa isang park na medyo 15 minutes ride from my house. And medyo wala po masyadong tao. Pero maganda po pag if you want to have a walk in the afternoon or in the morning, and then you want to breathe fresh air, maganda po dito sa countryside. At saka you want some peace of mind, ayan. If you want to have something to think about and to clear your mind, maganda pong mag-walking dito sa mga park dahil wala naman po masyadong tao. At saka, makikita mo po yung nature. Maka-breathe ka ng fresh air at medyo maganda. At wala po masyadong tao, so medyo hindi po nakakahiya na magsalita po na mag-isa. And, fashion po ngayon ang mga festival ng mga flowers po dito. So, yung mga farmers, kung ano po yung mga tinatanim po nila. Ayan. So, dinidisplay po nila. And for next week, mayroon po silang tinatawag na Kukiri Manol Chukche. Or, sa English, ang tawag Elephant Garlic Festival. Kung literal na i-translate mo into English. And so, pumunta po kami ng asawa ko. And yung mga hydrangeas din po, ayan, nagsistart na to bloom, namumulaklak na ng konti. Pero yung mga hydrangeas po, next month po siya actually magbo-bloom. So, balik tayo sa Kukiri Manol Chukche. Pumunta po kami ng asawa ko kasi wala pa po masyadong tao. And it's nice na magkumuha po ng video. Kasi pag marami pong tao, mahirap na pong kumuha ng video. May law po dito sa Korea na baka masagip mo po yung mukha isang tao na at ilabas mo siya sa video mo at makita niya, pwede ka po niyang kasuhan. So, medyo aware po ako niyan. So, medyo hindi po ako masyadong nagvi-video pag maraming tao kasi baka may mga iba naman po na nag-video naman sila at wala naman pong ano, pero what if kung sa case ko ako ang magkakaso, magkamulta-multa. Ayan po, so nakikita po niya, ayan yung itong flower na to, napakarami po yan. So ayan, mag-selfie-selfie naman tayo dito. At ang ganda po, actually nag-i-enjoy po ako, para po akong butterfly na pa-selfie-selfie po sa mga bulaklak na ito. And every year, iba-iba ang tinatanim sa park. So, mag-i-expect ka talaga kung ano yung mga flowers na itatanim na naman for next year. At saka po, may nag-take care po dito. At sa park na ito, ang gardener po o yung caretaker po ng park na ito ay isa sa mga caretakers ay foreigner. Ayan. Thailander. So, kakilala ko rin po siya. Ayan. So, ang ganda po, diba? So, nilalagyan po nila ng isang space na makapasok ka po sa gitna para makapagpa-selfie ka po. Tsaka yung minsan, nilalagyan po nila ng bench din para makaupo ka doon at makapag-selfie-selfie. Ayan. So, hindi ko na maano yung sarili ko, I can't help it, but mag-selfie-selfie po muna si Onni. Ayan. So, kahit na medyo maraming problema, pero pag nasa paligid ka ng mga flowers, nakakalimutan mo po yung mga worries mo in life.
So, isa po yun sa mga healing ni Onni pag nandito po ako sa mga park. In summer, spring, summer, iba-iba po mga flowers na lumalabas. So, mag-i-enjoy ka po talaga dito sa countryside. Of course, may edad na si Onni, mas gusto ni Onni yung mas peaceful. Pero kung mas bata ka, of course, maganda naman yung sa city, sa commercialized area. Marami pong mga mapupuntahan din po doon. Pero dito sa countryside, it's more peaceful, it's more on relating to nature, connecting with nature. Yan po yan. Ayan po, may mga photo zone wherein you can take pictures of yourself. So, ito naman, iba naman klaseng bulaklak ito. Hindi ko po alam kung anong klaseng bulaklak ito. Umiikot-ikot lang po ako para ma-achieve ko po yung 10,000 steps ko po. So, dati, kung makikita nyo po, marami po akong mga videos for places to visit in the countryside, but because of health purposes, medyo hindi na po ako nakapunta sa ibang mga lugar. So, my channel is more on my way of life here in the countryside. Medyo hindi na po ako nag-after kung sa revenue, kung magkano yung makikitain ko. It's not my goal right now. But my goal is for me na yung mga activities ko, sa kung kaya ko pang mag-vlog o yung mga places na mapupuntahan ko ay ma-document ko, kumbaga. So in the future na hindi ko na po kayang pumunta sa ibang places, I can see my activities in YouTube at hindi ko na po kailangan magbili pa ng photo album, kasi nandito na po, naka-video na. So that is why hindi na po ako masyadong nag-upload, not like before na talagang ang dami-dami ko pong ginagawang videos. Right now, kung ano na lang po, para hindi mawala pong monetization ko, so update na lang po ako sa YouTube. So dito sa countryside, kung bata ka pa, medyo boring. Kasi there are no more active activities. There are no disco houses in my place. Coffee shops, marami po. Kung mahilig ka po sa mga coffee shops, marami po dito. At saka yung mga coffee shops po dito, kahit countryside kami, ang gaganda po. Talagang spacious at saka well decorated, kasi ang mga Koreans mahilig po sila sa mga mag selfie din, saka yung mga may edad na nagsistay po sila sa nagtatambay lang po sa coffee shops. So meron din kami coffee shop na po mayroong pwedeng dalhin ang mga pets. Meron din mga coffee shops na dadalhin din yung mga you can read and you can stay there for hours. Ito po naman ay garden, isang maol or community na ang tinanim po nila ay mga garlic. So kaya nga sila may garlic festival. At saka itong violet na ito, variety of garlic na namumulaklak po siya. And so kung makita niyo po, may mga kiosko, kasi yung mga nagbi-visit po dito, gumawa din po sila ng a little bit of a garden para ikot-ikutan at mag-selfie-selfie. Pero ang pinaka-purpose po dito ay yung mga pumupunta po ay makabili ng mga products ng mga farmers, yung mga produce nila, especially yung garlic, yung mga vegetables nila, ayan. So, flowers din. So, ayan. Ito po sinasabi ko sa inyo na Kukiri Manor. So, ito po yung elephant garlic. Literal. So, I do not know kung ano ito sa yung kanyang scientific name. Natutuwa po ako. Di po ba maganda din po siya? So,
ito po yung buhay namin dito sa countryside. So I hope na you like it, and I hope na nag-enjoy po kayo dito sa aking video. Kung may mga questions po kayo tungkol sa countryside of Korea, if you're interested, you can ask questions and I read all your comments, at saka nag-i-enjoy po ako sa mga comment ng iba. They wish na sana po makapunta sila sa Korea. I wish too na makavisit kayo sa Korea. But for me, the best season to visit Korea is spring or fall. Kasi yung fall, yun na yung autumn foliage. Ang ganda-ganda po ng Korea during fall, kasi yung mountains ay all covered with autumn foliage. Tapos yung mga parks also, ang ganda-ganda po. Springtime, yung cherry blossoms namin dito sa Korea, well known din po yan. At dito sa countryside talaga, maganda talaga ang cherry blossoms. At the same time, also during spring, lumalabas yung mga maraming flowers. Kaya para yung mga tao po dito ay parang mga parang-parang. Si Anthony po, parang pag pumunta po ako sa parks o sa mga ano, simple things makes me happy, especially flowers. Kaya ito po yung healing ko. Life in Korea is challenging also for a foreigner like me. At kung bago ka pa, medyo challenging po because of the language, because of the culture. Kung galing ka po sa Philippines, medyo mahirap din po kasi magkaiba yung culture ng Korea at saka ng Philippines, especially if yung asawa mo po ay mapunta ka sa countryside. Pero pag nasa city ka naman po, very modern naman at very lenient naman ang mga tao doon. At the same time, maraming recreations. So, medyo hindi ka po malulungkot. Pero pag dito ka sa countryside, baka farmer ang mapangasawa mo, mapapasaba ka po sa farming. Summer, mahaba ang araw kaysa sa gabi. Kaya, yung mga farmer, kahit na alas 8 na ng gabi, nasa farm pa sila. So, this is for now, and I wish everyone a blessed day ahead and be happy. Kalimutan ang mga problema. And if you're new to my channel, please subscribe and makatulong po yan sa akin. And please give me a like button, click the like button and subscription button. Bye everyone.